So let's start na yung about topics natin ng classification of fishing gears. So yung ating fishing gear ay naka-classified into two categories, no? Okay, so yung classification ng fishing gears ay una is yung mga passive gears, yung pangalawa is yung mga active gears. So, ano yung pinagkaiba ng passive gears sa active gears? So, pag sinabi nating passive gears, sila yung mga gears na walang gear movement. Ibig sabihin, hindi sila nag-move. Hindi sila nag-move at hindi nila hinahabol yung mga target species. So, usually, example dyan, but not limited to, pag sinabi natin, but not limited to, hindi lang sila. Pero may example dyan is yung hook and line, fish pots, traps, and gill nets across the path of the fish. So, usually, ang mga passive gears, since passive sila, hindi sila nag-move, inilagay lang sila doon sa, for example, mga fish pots and traps doon sa mga known na daanan ng mga fish or yung tirahan ng mga fish. And, yung example din dyan is yung mga hook and line. So, para and then yung mga baited traps para at least makakapture ng mga fish, meron silang ginagamit ng mga attractants. Ibig sabihin, ano yung mga attractants na yon? So, yun yung mga way or paraan para ma-attract. Since hindi sila nag-move, no, hindi sila nag-move, kailangan maka-attract sila ng mga fish para mahuli or makahuli. On the other hand, yung mga active gears naman, sila yung mga gears characterized na merong gear movement. So, ano ibig sabihin ng gear movement? Sila ay nag-move from one place to another at sila ay nagpo-pursue. So, ibig sabihin, hinahabol nila yung target species. So, either yung pag-tow, ibig sabihin yung pag-tow, pag-hila, sa pwedeng pag-angat, no? Lifting, pwedeng pag-tulak, pushing, sa pwedeng surrounding, yung pagpalibot, sa pwedeng covering, pag takip, pwedeng dredging, yung dredging is yung pagtow, paghila, pero doon naman sa bottom. So, pumping, so pwede yung pagpapump ng water na may isda, so pwede rin yung scaring, tinatakot yung mga isda using scare line, or pwede rin yung bubbles, hanggang mapunta yung mga target species doon sa impoundments. No. So, example dyan, yung mga troll, mga persanes, danisanes, bag nets, paaling, drift gill net, and tuna long line. So, ang pagkakaiba lang, ang main pagkakaiba ng passive gear tsaka active gear, ang passive gear ay immobile, hindi nag-move. Passive sila, hindi sila nag-move. Absence of gear movement. At naghihintay lang sila na pumunta sa kanila yung target species. On the other hand, ang mga active gear, sila yung mga gear na mayroong gear movement or mobile. So, ibig sabihin, nag-move sila, hinahabol nila yung mga target species. Ang active gears, mas marami sila nakukuha compared sa passive gear. Under the law, in the municipal waters, ipinagbabawal ang mga active gears na gamitin sa municipal waters. So, yung municipal waters natin ay 15 kilometers from the shoreline. Pero may mga certain exemptions. So, mga certain exemptions. Ano yung mga fishing gears na pwede gamitin? O yung mga active gears na pwede gamitin sa municipal waters? So, yung paggamit ng sudsud or yung push net. So, yung magpapakita ako ng pictures. Hindi ko na alam kung dito sa ano na to, sa part. Pero yung sudsud or yung push net, ginagamit kasi sila sa pangongolekta ng mga milk fish fry or yung mga fry ng mga shrimp. No? And then yung mga maliliit na isda. So, pati yung mga dilis, ginagamitan din. So, although active gear sila, pinapayagan sila sa municipal waters, pero kailangan kunan ngayon ng permit, ng license. So, ano pa? Yung mga active gear, yung drift gill net ay considered siya as active gear. Kasi yung drift gill net, yung isang part niyan, naka-fix, yung other side ay nag-move, depende sa current. Pero kapag ang drift gill net ay less than
500 meters lang sa isang boat, allowed naman siya na mag-operate sa municipal waters. Yung next na exemption ay yung ating yung mga suds, hindi, tapos yung suds, mga persane. Pero ito, special case to, yung mga persane or pangulong, tsaka yung ringnet or taksay. Pinapayagan lang sila kapag nag-agree or pwede sa local government unit involved. And before sila payagan, meron yung mga consultation. And meron pang ibang mga, what do you call this, yung mga circumstances. So, kung papayagan sila ng LGU, una, kailangan mangisda sila not less than 7 fathoms or nasa 42 feet. So, not less than 10 meters, no? At least 10 meters. And dapat yung gear na gagamitin ay hindi magsaya doon sa bottom. And pwede lang sila from 10.1 to 15 kilometers. Hindi sila pwedeng pumasok sa 10 kilometers onward, backwards. I don't know kung sumasagi or pupunta sa notifications niyo sa Facebook. Kasi sa mayroon yang move, mayroon yang bill, house bill na nagpapanukala na payagan ang commercial fishing vessel na mangisda sa municipal waters. So maraming mga fish and folk association or organization ang nagpahayag ng tutol. So bakit nila tinututulan 'yon? So mostly ang reason, rationally behind that is maraming mga municipal fisher folk ang palayo ng palayo yung kanilang pinangingisdaan. So ibig sabihin, pag mas malayo yung pinangingisdaan nila, mas maraming marami na yung travel time nila. So mas malayo na rin yung papuntahan nila, ibig sabihin mas maraming gasolina yung kailangan nila. Ibig sabihin, additional expense yun. So, kung wala na nga sila masyado o kung konti na nga lang yung nakukuha sa municipal waters ng mga municipal fisher folk or yung mga ating artisanal or sustenance fisher folk, kapag payagan pa natin mangisda ang mga commercial fisheries, fishing vessel sa national sa municipal waters, ibig sabihin, mas magiging kawawa yung ating mga municipal fisher folks. So, yun yung ano doon. Hindi kasi unfair kasi yung isang municipal yung isang commercial fishing vessel, kapag nangisda yan, ang katumbas yan ay libo-libong municipal fisher folk, no, yung huli, kasi sila ay for sports talaga, para sa profit, for business, for trade talaga. And karamihan mga municipal fisher folk, ang purpose nila ng fishing majority or primarily for fish food consumption, for daily sustenance lang. So magiging unfair talaga sa part ng mga municipal fisher folk pagpayagan yung commercial fishing vessel mangisda sa loob ng commercial sa loob ng national waters. So let's proceed. Yung dalawang categories ng fishing gear ay yung active gear tsaka passive gear. So in terms of classification ng fishing gears, so meron tayong 12. Depende sa anong references na ginagamit or gagamitin. Pero yung references ko is being released by CFDEC, yung Marine Fisheries Division nila. Ang classification nilang fishing gear ay 12. And ito yung gusto kong gamitin doon in our context. So, yung first classification, the surrounding nets. Second, the seine nets. Third are the trawls. Next, fourth are the gill nets. Fifth, the scoop next. Scoop nets. Sixth are the left nets. Seventh, the falling gears. Eighth, the traps. Ninth, the hook and lines. 10, the drive-in nets, 11, the dredges, and last but not the least are the miscellaneous fishing gears. Okay, so let's proceed doon sa first classification of fishing gear.
the fishing gears, which are the surrounding nets. So from the word, from the name pa lang, nets, meron na kayo agad idea, lambat. So I do assume na nakakita na kayo ng lambat, hindi nga lang sa tawag ito, hindi man actual pero sa mga pictures. And then from the word surrounding, so at least meron na kayo agad idea na itong surrounding nets na to ay mga active gears. Kasi diba doon sa definition natin ng active gears, isa doon sa mga pursuit no, ng target species is one way is yung surrounding. So ibig sabihin yung mga surrounding nets are active gears. So ano yung mga surrounding nets? In general term nila or general definition, they are nets roughly rectangular in shape without a distinctive bag and set vertically in the water to surround the school of fish, generally of pelagic nature. So usually, ang mga target species ng mga surrounding nets ay mga pelagic species, either small pelagics or yung mga large pelagics. And usually, wala silang distinctive bag. Yung bag or bank, yan yung bulsa. Sa ibang gear kasi, yung bag or bank, diyan naiipon yung mga nahuhuli. Pero itong sa mga surrounding nets, wala silang distinctive bag. At ang size na ay rectangular or pahaba. So, ano ba yung mga major types? So, merong yung mga persane. So, meron yung one boat persane. So, ibig sabihin ng one boat persane, isa lang yung boat na nag-ooperate. So, meron ding two boat persanes. And meron din yung surrounding net without purse line. Yan yung mga major types ng surrounding nets. So, yung mga surrounding nets started in the late 19th century. And then, ang surrounding nets ay nag-evolve from the beach scene. Yung beach scene, ito yung mga sahid or sensuro. No? Kung saan ito yung mga hinihila sa baybay. So, we will discuss that later on. So, nagsimula doon sa beach scene yung mga surrounding nets. And then, ang surrounding nets, ang mga beach scene kasi, nagsimula, ginagamit sa mga bababaw na area. Ina-define nila yon na pwede gamitin sa mga deeper areas or deeper waters. So, dati, yung mga dugout boats lang yung ginagamit, especially noong 1930s. So, ano ibig sabihin ng dugout boats? Compared natin sa mga bangka natin ngayon, ang ginagamit kasi natin made of plywood na. And then yung mga plywood na yon, meron lang siyang kaha, parang pinagtagpi-tagpi, pinagtatapal-tapal ng mga plywood. Pag sinabi natin dugout woods, boats, ito yung mga malalaking troso na unti-unti tinatanggal yung gitna. Dugout, tinadag, hinuhukay, or tinatanggal yung gitna. Until such time, makabuo siya ng para siyang isang malaking bangka. So, hindi na siya, hindi kailangan ng mga plywood na kailangan ng, hindi kailangan ng mga majority ng tako. So, out of the troso lang, yun yung ginagawang bangka. So, ang mga surrounding nets ay mechanized. So, pag sinabi natin mechanized, gumagamit ng machine or ng engine. So, usually, ang operation ay nasa shallow waters lang. And yung mga modern surrounding nets, which is equivalent to sa mga persane, ay na-introduce noong 1960s. Ito yung mga ang na, malakihan na, bultuhan na. So, yung surrounding nets can be classified into types, the municipal and the commercial. So, basically, yung mga municipal type, ito yung relatively smaller at yung commercial type, ito yung mga malalaki. At pag sinabi natin municipal type, sila usually yung ino-operate sa municipal waters. Again, ino-operate sila sa municipal waters, active gear sila, pero allowed lang sila from 10.1 to 15 kilometers. At hindi ibig sabihin, allowed sila sa Nara, ay pwede na rin sila sa iba't ibang parte ng Palawan. Kung saan lang munisipyo, mayroong ordinance na nag-a-allow ng active gear from 10.1 to 15 kilometers, doon lang sila pwede mag-isda. So, hindi siya true to all.
So, municipal type, example dyan is yung mga ringnet, yung taksay. So, may dalawang klase ng ringnet. Yung mga ringnets na ginagamita ng maliliit na bangka. So, pag sinabi natin maliliit na bangka, less than 10 meters yung haba. At yung kanilang makina ay gasoline. Yung mga gasoline engine kasi maliliit lang yung makina niyan eh. No, mga lang yan, mga at most siguro mga 16 horsepower. No, mga yung ba mga 8 horsepower lang eh. Yung mga ringnet na gumagamit ng large boat, sila yung mga ang boat ay mga more than 10 meters at hindi di gasolina yung kanilang makina ng bangka, kundi di krudo. So yung krudo kasi, yung mga makinang di krudo, mga powerful yun sila, no? Mga malalaki. Sa commercial type naman ng surrounding nets, may dalawang klase, yung ring net tsaka yung purseine. So yung ring net, may dalawa ding klase. Yung ring net na ginagamit na may doon sa may payaw, FADS. FADS means fish aggregating device. Or yung mga ring net na walang FADS pero mayroong luring light. So mayroong mga luring light, the same mga super lights, mga Petromax, among others. So ang purseine naman ay depende yung classification nila sa attraction technique at sa targeted species. Kasi ang purseine ay naka-classify din, gumagamit din sila ng payaw or minsan ng mga super lights or Petromax. And minsan yung purseine ay naka-classify kung ano yung kanilang target species. So pwedeng target species na is mga tuna, skipjack tuna, big eye tuna, yellowfin tuna, among others. Or pwede rin yung purseine na pang ang target species ay mga sardines, no, mga tamban, scads, and mackerels, yung mga alumahan, yung hasa-hasa, so salay-salay, among others. So yan yung mga classification ng surrounding nets. Yung unang surrounding net na example ay yung ring net. So ano ba ang ring net? So ang ring nets, sila yung mga gears na ang features ay nag combination ng round hole seam. So yung mga round hole seam kasi, yung kanilang bulsa ay nasa gitna, yung round hole seam. And merong two wings. And yung purseine, bakit ano ba yung characteristic ng ringnet na meron yung purseine? Meron silang purse device or pursing device. Sa ilalim yun makikita. And yung pursing device na yun, sila usually yung nag-close. Pag hinihila yung both sides, sila yung nag-close ng ilalim. Hindi lang taas yung nag-close, kundi pati yung ilalim. Yung mga purse device na yan, yung mga ano yan, mga mabibigat, yung mga ano yan, mga tingka. So combination ng features ng round hole seam and ng pursing yung ringnet. So yung mga municipal ringnets, yung ginagamit nilang mga net ay from 250 to 400 meters long. Kung imagine niyo 400 meters long, almost kalahating kilometro. No? And then yung lalim ay nasa 30 to 50 meters depth. So, siyempre nga, ang mga target species nila ay mga pelagic species. And usually, they are operated by a fishing bangka. As what I mentioned, depende kung gaano kaliit o kalaki yung bangka. Kung municipal ring nets yan, maliliit, no? 7 to 10 meters long. And then, yung horsepower ng gasoline na ginagamit, gasoline engine ay nasa 10 to 16 horsepower. Now, and ang kailangan pag municipal ring net ay 3 hanggang 5 tao. So hindi pwede yung isang tao lang. No, kasi ang isa diyan sa manpower na yan, syempre automatic merong nag papaandar ng makina. And at the same time, syempre hinihila, no, may naghihila. So hindi kaya ng isa. So ideally 3 to 5 persons yung kailangan sa municipal ring nets. Yung mga local names ay Kalansisi, Likom-Likom or Likom, Kub-Kub, Basnig. Pero hindi ito yung Basnig na usually na ginagamit sa panghuli ng galunggong. So yung local names niya ay depende sa prevailing na
dialect doon sa lugar. And then yung likos, puna. Pero ang alam ko dito sa Palawan, ang traditional or usual na ginagamit ay likom or likom-likom. Hey. So yung ano ba yung activity sa municipal ringets? So unang activity na ginagawa ay naghahanap ng isda. So hindi naman ano, syempre hindi naman basta-basta lang, no? Naglalagay sa tubig. Naghahanap na muna kung mayroong isda. Okay. Hello guys. Ano, narinig niyo ako? Opo, sir. Okay, sige, sir. Thank you. Check ko lang. Okay. Yes, sir. Thank you. So paano man minsan nalalaman ng mga mangisda kung may isda doon sa fishing ground na pupuntahan nila? So, kung may payaw, usually, after 2 to 3 months nilang mailagay yon, binabalikan nila yon and in-expect na meron na ngayong mauli or meron ng isda doon. Pero isa sa pa sa mga indications, yung bago magamit sila ng fish finder, pero isa pa sa mga indications ay yung pag may mga sa isang lugar maraming ibon, no? So maraming ibon, ibig sabihin pag maraming ibon sa paligid, they are looking for food. Basically yung mga seabirds, kinakain na yung mga isda. So kapag nakita na maraming ibon, so ibig sabihin may namataan or nakita sila school of fish. So yun yung pwede ng pag-arihan kung nakita yun ng mga fisherman. So gumagamit ng light or ng pads and gumagamit ng ilaw na sa 200 to 500 watts kada isa. Hanggang 8, no? 8 pieces ang ginagay sa asataktan. And then, nag-start sila ng operation during sundown. Sunset. Paano na yung palubog na yung araw. Until doon sa madaling araw. So, pwede rin yung fish concentrations are detected through diving or fish bubbles, no, being emitted at the surface. So, maliban doon, mayroon pa rin yan yung mga part ng crew, yung tinatawag nilang busero, especially kapag during operation na, no, yung mga busero. Ano ba yung function ng mga busero? Yun, parang, di ba yung busero, nang bubuso. So, tinitignan nila kung yung ilalim ay mayroong isda. Kung marami ng isda, bago pa ilak. So, yun. So, usually, naging set na madaling araw or takip silim. So, gumagamit ng Petromax. No? And then, kapag marami ng isda, so, pinapalibutan na. Especially kung ito ay sa payaw. And usually, nakukuha ang isda ay mga maliit na scuds, mackerels, and sardines. Yun yung target species ng municipal ringnets. So, kung hindi kayo pamilyar, ito yung Petromax. So, hindi ko lang alam kung uso pa ba to. Siguro sa mga fisherman, ginagamit din na to. Pero, dati, yung wala, hindi pa prevalent, hindi pa masyadong common yung kuryente, ito yung ginagamit sa mga bahay-bahay, yung Petromax. Maliban doon sa gasera. Kasi yung gasera nga, makakaano ng ilong. Pupunuin ka ng kulangot. Ito is bigas siya, and then meron lang yan siyang parang, yung bulb niya ay hindi siya yung bulb ng usual natin, parang plot lang siya. Nakalimutan ko yung pangalan. So, ito yung Petromax. So, ito yung example ng BB persane or ringnet na ginagamit sa panapan. Na ang target dyan is yung mga sardines, mackerel, tsaka anchovy. So, kung May taga-panakan ba dito, Nara? Kung wala, usually kasi yan sa Nara, ano yan, yung anchovy ringnet, ano yan, ina-allow nila yan sa municipal waters nila. Kasi yan, nakukuha nyo na si mga dilis, yung mga likom. So, yan yung BB persane or ringnet. Ito yung parang actual na hindi naman actual, schematic diagram. So, yan yung sa, ito i-operate yung klase na yung na-design dito sa Panakan, Nara, dito sa atin sa Palawan. So, ito yung, kung yung close-up natin, ano yung tsura, so sa taas makikita nyo yung may mga
floaters. And then sa baba, yan yung mga parsing device. Parsing device. Ito yung example ng municipal ring net. Boat. Boat na ginagamit sa municipal ring net. So, ang mga municipal ring net ay gumagamit ng outrigger bangka. So, ano ibig sabihin na nga ng outrigger bangka? May idea kayo? Yung outrigger bangka? So, yung outrigger bangka, ito yung bangka na may cutting. May cutting. So, ang tom weight o yung sa purse, dun sa purse kasama ng purse device is nasa 50 kilogram. Ito yung sa ilalim na magko-close. And basically, ang pag-hole nito, pag sinabi natin pag-hole, yung pag-kuha ay manual, mano-mano. Basta't ang ring net, basically both sides sila inihina. So, ito yung operation. So, ito yung payaw. May aggregating dyan. So, nag-aggregating device. So, pumalibot yung mga fisherman, ay mga fishes pala, pinalibutan ng ring net. So, both sides, sinihila nila. Naglalak sa ilalim itong tumweight made of iron. So, yan. So, yung mga commercial ring nets, ang kaibahan ng commercial ring nets sa municipal ring nets ay mas malaki sila. Kung ang municipal ring nets, ang haba ay 250 to 400 meters at ang lalim ay 30 to 50 meters, ang mga commercial ring nets naman ay from 500 to 800 meters long at ang lalim ay 100 to 150 meters depth. So, mas malaki siya. Mas malakihan yung operation. And yung ginagamit na bangka ay usually medium scale to small scale to medium scale. So from 15 to 50 gross tonnage. Gumagamit din sila din sila ng mga wooden boat, no, mas malaki nga lang, at gumagamit sila ng mga malalaking bangka na may diesel engine with 80 to 220 horsepower. So yun yung ginagamit nila. Ang manpower na needed since malaki at mas malalim yung net ay between 220 to 30 persons. No, bakit mas marami? Mas malaki kasing net and then hinihila yan sa two sides. So, dapat both sides may naghihila. Kaya ganyan ka dami yung manpower na kailangan sa commercial ring nets. Wala silang radar or fish finder na ginagamit. Yung local names ng commercial ring net na ay yung likom-likom, kumkub, pukot, or pangulong, or taksay. So, yan yung mga usually or common na local names ng commercial ring net. So, ito yung operation yan. So, una, so titignan nila kung marami ng isda. So, itong sa baba, no? So, ito yung mother boat. And then, merong isang maliit na bangka na pag makita niya may nag-ilaw or may payaw, yung isang part ng lambat naka-attach doon sa maliit na bangka at isang side ay naka-attach doon sa malaki. So, ang gagawin niya ay papalibutan niya yung payaw o yung mga bangka na may attractants. Pag napalibutan na yan, ang tendency niyan, minsan, yung dulo ay i-attach doon sa mother boat. No? And then, doon na mangyayari yung paghihila. Hihilain na yan both sides. Bakit both sides ang paghila? Kasi nasa gitna yung bulsa or yung bag. Doon kasi usually nakoconcentrate yung mga huli. Okay, so, yung pinakita ko kanina ay ito ay using attractants. Light attractants. So, using payaw, the same lang din yung ano, operation. So, may payaw, papalibutan lang yung payaw. So, yun. So, almost, yun, almost pare lang din naman yan. Papalibutan until such time na makulong at isasarado na ng tom weight sa ilalim.
Ito naman yung picture ng commercial ringnet. Commercial ringnet. So, the same din, ang pag-ano ng ringnet ay mano-mano. Ng commercial ringnet, mano-mano. Okay. Mas malaking bangka na ginagamit doon sa municipal ringnet. So, ito example ng ringnet. No? Dalawa ang naghihila. Ito yan, medyo malaki yan talaga yan. So, yung iba, isang bangka lang, both sides hinihila. So, ito naman, dalawang bangka na kada bangka, may mga tripulante na humihila ng ringnet. So, yung pangatlong klase ng surrounding nets, yung una ay ringnet, municipal ringnet. Pangalawa ay commercial ringnet. Pangatlo ay yung mga per seine na ang target species ay scads, mackerels, and sardines. No? So, depende kung ano yung target species. Kung ang target species ay sardines and yung scad. So, yung kanilang net ay 500 to 700 meters long. Ang lalim ay 100 to 150 meters depth. Pag mackerel o alumahan ng target, so mas mahaba siya, from 720 to 700 to 900 meters long, at may bigat na lalim na 120 to 150 meters depth. So yung fishing vessel na ginagamit ay mas malaki, no? Mas malaki compared doon sa most ng commercial ringnet. So from 30 to 50 gross tonnage, tapos yung bangka ay 25 meters long, 7 meters wide, at 3 meters depth. At gumagamit ang mas malaking diesel engine na ang capacity ay 300 to 1,200 horsepower. So malaki na talaga, pang commercial na talaga. And aside from that, gumagamit na rin sila ng mga electronic navigational and fishing equipment. So example yan, gumagamit sila ng radar, yung GPS ginagamit nila para matunto nila kung saan yung fishing ground or para matunto nila kung saan yung nakalagay yung inilagay nila dati or ininstall nila dati na payaw or fish aggregating device. And also, para na rin mabalikan yung kailang home port. Fish finder, so along the way or kahit andoon sa payaw, ginagamit nila yung fish finder para tignan underwater kung malaki ba or mataas ba yung concentration ng isda doon sa payaw or manipis lang. Kasi kung manipis lang, ibig sabihin nun, konti lang yung isda, hindi worth yung operation. Pero pag medyo makapal, so magbababa sila or mag-set sila ng kanilang lambat. Sonar, so ginagamit lang yung sonar para doon sa detect kung may mababaw or malalim. Usually, nadidik na rin yan, nagagamitan na rin yan ng fish finder. And yung power block. So, yung power block na may ipapakita ko, ang operation kasi ng mga per seine with regards doon sa ringnet ay mechanized na or using machine. So, they use sonar to find the fish stocks including the fish fish finder, and ginagamit lang nila yung lights para mag-attract. And pag gumagamit sila ng lights, usually ang ginagamit nila is either incandescent or halogen. Pag incandescent, na merong 1,000 watts capacity each, so kailangan ng mga 10 to 12 bulbs. Pero kapag yung halogen bulb, na may capacity na 1,000 to 5,000 watts each, so usually ang kailangan ay 6 to 10 bulbs. Ganun kalakas. And usually, ang lighting operations para ma-attract ng mga fish ay during the dusk. So, ibig sabihin yung dusk ay yun yung takip silim from day to night. So, ito yung example ng per seine na ginagamit panghuli ng scad, mackerel, and sardines sa General Santos City. So, hindi na natin anuhin yan. I-discuss. Pinakita ko lang yung schematic diagram. Ayan. So, ito yung location ng Gensan, usually kung saan in-operate yung ganong klaseng design. So, ito naman, ito yung first device sa baba.
So, almost similar lang yung kanilang itsura, yung basic components, yung pag-operate lang, yung kaibahan, magkaiba ang ringnet, tsaka yung persing. Yung pang-apat na example ng surrounding nets ay yung mga persane. Tuna persane. Kasi meron nga tayong scad, mackerel, or sardine persane. Itong tuna persane na ito, ang target species nito is, of course, tuna. So, pwedeng yung tuna persane ay hybrid type or pwede yung tinatawag na super seine net. So, ano ba yung hybrid type o yung hybrid net? So, sila yung ang target species na ay yung mga small pelagics na mga tuna. And tuna pala sa and coastal and offshore waters. Sa pag-coastal, ito yung malapit sa baybay, pangpang. Pag offshore, ito na yung sa laot, sa kalakitaan na. Yung gamit nilang boat ay nasa 200 to 300 use tonnage. So, usually, ano yan, large scale niyan. And then, dimension is from 700 to 1,000 meters long. And mas malalim siya from 140 to 250 meters depth. Pag sinabi natin super seine net, ang operation niya ay doon sa offshore or sa international waters. Within EEZ ng Pilipinas or doon sa beyond ng EEZ, which is the high seas or yung tinatawag nating international waters. And more than 300 gross tonnage ang fishing vessel na ginagamit. At meron na silang refrigerated brine solution. Kasi since sa international waters lamang isda, usually mga more than 3 months. 2 to 3 months sila yan doon. So para hindi ma-spoil kaagad yung kanilang catch, ay meron na silang refrigerated brine solution to preserve their catch. And para fresh pa rin. So, dimension ng super net is mas malaki, no? Almost doble ng hybrid type. Pati yung depth is twice din na yung lalim. So, yung major species na captured ay yung skipjack tuna, yellowfin tuna, and pig-eye tuna. So, ito example ng tuna persane na ginagamit sa nabot ng mga mangisda or ng mga commercial fishing vessel na nagdadock sa Navotas. So, ito sa Navotas sa Metro Manila. Okay, so ito yung example ng sa ilalim, sa taas. And then, ganito kalaki yung mga persainer. So, yung mga persainer. Ang pag-hole or pag-area ay mechanical. So, ibig sabihin na mechanical, mechanized. So, makikita nyo dito, itong net sa gilid na may mga pathaw or floaters, itong part na to, yan yung tinatawag nating power block. Yan yung kaibahan. Ito ang meron ng persane na wala sa ring net. And then, meron yung, as I mentioned, navigational equipment. And then, merong tom weight na kalahati hanggang isang tunilada ang bigat. So, ito example. Ito yung example ng one boat persane operation. So, this one, di ko alam kung makikita sa mga ginagamit yung device. Ito yung tinatawag nating power block. Drawing lang kasi ito. So, ano yung activity na ginagawa? So, unang activity ay searching for scallop fish. So, sa mga persane, meron yung tinatawag na crow's nest. No? Yung crow's nest, parang siya yung pinakamataas na side ng part ng bangka or ng barko kung saan doon tinitignan ng observer or ng spotter kung saan mayroong scallop fish. So, they can use their binocular or using yung mga presence of birds or bubbles kung merong scallop fish. So, ginagamit ng doon ng crow's nest. So, next operation, pag nakita na, no,
mayroon, o kaya doon sa payaw, mayroon yung tinatawag na skiff boat. Skiff boat. S-K-I-F-F boat. Maliit yan siya na bangka na binababa pag mag-start ng operation. So, ito yan. Yung isang side ng lambat ay naka-attach na doon sa skiff boat. And then, ito, yung sa number 3. Ito na yung skiff boat. And then, papalibutan ngayon ng skiff boat saan hila-hila niya yung, ito yan, yung other side ng persein, papalibutan niya yan ngayon yung payaw. So, pag palibutan niya yung payaw, babalik siya ngayon sa mother boat, and then yung isang side na naka-attach sa skiff boat, ay i-attach yan ngayon doon sa power block. At hihilahin niya ng power block, pero isang side lang yung hihilahin. Bakit isang side lang yung hihilahin? Kasi yung bag or yung band ng piercing ay nasa isang side lang. Unlike sa ring net na nasa gitna. Kaya both sides yung hihila. Yan na. Ang operation, ilalak na sa ilalim using the tomb weight. And then, yun na, kukunin na. So, ito naman, the same din sa, ano ng, with payaw. Same lang din yung process. Okay, hindi ko na isa-isayin yan. So, ngayon, ano ba, ulitin lang natin, ano yung pinagkaiba ng ring net tsaka per seine? So, isa na sinasabi nyo, ay sir, yung boat, no? Yung boat ng per seine ay mas malaki compared sa ringnet. No, tama nga naman yon. Pero, huwag tayong magbase doon sa boat lang. Kasi hindi siya assurance. Ang kailangan natin tignan ay yung lambat mismo, yung net, at kung paano siya ino-operate. So, anong pagkakaiba ng dalawa? Ang ringnet, manual yung operation. Pag sinabi natin manual, mano-mano. Sabihin sabi ng mano-mano, sino ba yung nag-ooperate? Tao. Especially kapag naghihila ng lambat. Sa, and then, hinihila siya both sides. The left and the right side. And yung bag end or cad end niya ay nasa gitna. Ang kaibahan naman with the persein, ang operation ay mechanical using power block, which is mechanized. Hinihila siya sa isang side lang, yung side kung saan nakapwesto yung power block, at yung kanyang cad end or bag ay makikita sa isang side lang. So, yan yung tatlong main differences ng ring nets and persains in regards doon sa operation and dun sa itsura ng kanilang lambat. Kasi yung pag-operate doon sa payaw, almost the same lang din, or doon sa fad, sa light attractance. So, the same lang din. Kasi bakit kasi nasabing the same? Pareho lang kasing pinapalibutan. Ganun. Okay. So, questions with regards doon sa ating surrounding nets? May question kayo? Kasi kung walang question, magpo-proceed ako. Shall we proceed? Okay, kung walang question, let's proceed. So, yung sa seinets, so yung first classification of fishing gear is yung mga surrounding nets. Yung second classification is yung mga seinets. So, ano yung definition ng seinets? Yung seinets is sila yung mga net na bug shape. Para siyang, pag sinabi ng bug shape, bulsa. No? Merong two wings. So, ibig sabihin, in both sides, merong external, yung wings. And doon naka-attach yung mga hinihila. Nilagay sa either sa barko, bangka or doon hinihila ng tao. And usually, yung mga wings ay mas malaki compared doon sa wings na ginagamit ng mga trolls. So, yung net ay hinihila papuntang bangka or
Pinila papuntang Pangpang or doon sa beach. So, dalawa lang yan. And yung mga primitive or yung mga sinaunang sinnet ay walang bag or bulsa. So, yung sinnets ay ginagamit both by the municipal and commercial fishermen. And meron dalawang klase ng sinnets, yung beach sin or yung Danish sin. So, yung beach sin, basically, in-operate siya doon sa beach, malapit sa beach. Or kung saan yung bottom ay smooth and gradually shelving. Pag sabating gradually shelving, hindi siya yung biglang lalim. Amat-amat lang yung pagkakalalim. And then, basically, sa mga buhanginan. Kasi pag mga may pato, mabahura, hindi siya ideal doon. Kasi, syempre, magagasgas o masisira yung lambat. So, basically, either hinihila siya papuntang Pangpang ng dagat or Pangpang ng ilog. So, depende sa laki, or depende sa bayanihan spirit ng mga tao, ang manpower na kailangan ay 2 hanggang 60. So, 2 pag medyo maliit lang, kailangan 2 kasi both sides nga ay hinihila. So, hindi siya pwedeng isa. 60 kapag sobrang laki na, and so pag 60 na, 30 sa isang side, 30 sa kabilang side. So, it is the most common fishing gear used by the fisherman, sa mga buhangin and coastal waters, and it is one of the forms of bayanihan sa mga fishing communities. So yung local names niya, baling, sinsuro, sahid, pangkit, patalang, or ducklis. Pero I think sa Palawan ang narinig ko lang is baling, sinsuro, tsaka sahid. Yan yung mga narinig ko sa mga fisherman ng mga local names. So, types ng beach sin. Yung beach sin na mayroong bag or bulsa. So, meron para siyang troll net na may wings. And meron siyang bag or cut end. Yung beach sin naman ay wala siyang bag or bulsa. So, meron na siyang specialized construction sa central part kung saan mas slackery yun and mas maliit yung meshes kung saan doon nag-concentrate or nag-confine yung mga huli. So, pag sinabi yung beach seine, from 50 to 100 meters long siya and 2 to 10 meters depth. So, hindi na siya pwedeng sobrang nalalim or sobrang haba kasi tao nga lang siya, nakakapagod din minsan, especially kung kunti lang. No, and then yung usually nakukuha ay yung mga acetes. Yung acetes yan yung mga alamang, mga galunggong, yung mga dilis, yung mga tamban, mga talakitok, so mga sapsap, mga tuloy, and yung mga maliliit na mayamaya. So yan yung dominant species na kukuha ng commercial beach sin. So, ito yung schematic diagram ng beach sin, no? Halos kamukha nga lang siya ng troll. Pero ang kaibahan nila ay mas mahaba yung wings. Itong inanuha ng mouse, ito yung sinatabi ng wings. Ito yung bant, yung sa dulo, no? Yan yung bant. So, ito na yung klase ng beach sin na hinihila. So, dito, 4 yung humihila sa isang side. Sa kabilang side ay 3 yung humihila. Nakikita nyo naman yung picture or yung figure? Opo, sir. Okay, thank you. And then, ito naman yung isang side, isang part, no? So, example na naghihila. So, ito yung sinasabi kong bayanihan spirit. Bakit? Kasi, alam din naman ng mga nag-operate ng sensoro na kailangan na maraming tao. So, basically, minsan, hindi naman agad-agad na dadami yung tao. So, in-operate yan, nakaka-weekend, maraming mga tao ang naglalakad sa baybay, especially mga lalaki, pamilya. And then, minsan, pag nakikita nila, merong humihila ng sahid o ng sinsuro, tumutulong yung ibang, especially mga lalaki.
tumutulong talaga sila. So, wala silang hinintay na kapalit, pero gusto lang nilang tulungan yung fisherman. And then, kapag tapos na, may nakuha, marami nakuha, minsan, out of gratitude, para salamat, yung mga tumutulong, binibigyan din ng parte ng may-ari, ng sahid. No, para at least, para tumulong ulit in the future kung mag-ooperate. And as a sign of pasasalamat na rin. Kasi wala namang sweldo yung yung tumulong kusang loob niya lang. So, ito, almost the same. Ayan. Di ko lang alam may magandang part. Yan. So, hinihila nila in both sides. Either dito nga may babae, either lalaki or babae. Pwede. So, ito naman yung scene net na ang target naman ay mga kawag-kawag. So, kawag-kawag, so, sa mga previous natin discussion sa ichthyology, ito yung mga milkfish fry. So, yan yung kawag-kawag, pagkuha ng kawag-kawag or milkfish fry sa Zambales. Okay. Ito rin ay isang klase ng beach scenes. So, actual ng itsura ng beach scene na ginagamit pangolekta ng fry. So, it is an active gear, pero since ang operation niya ay, for example, beach scene for fry, collector for fry, okay lang yan. And since Oro, doon sa basat sa sand lang i-operate, so wala naman problema yan kasi magkakaproblema yan kapag sa coral reefs kasi pwede masira yung coral reefs. And then, pero pag sa mga, mga sandy part, so, I think okay lang yan. Kailangan lang ng license or permit to operate. So, yan isang example ng beach scenes for collecting fry. Especially during, season. Gayto mga season, I think, ng fry, ng bangus. So, uhihira lang yan sa bye-bye. So, may makukuha na yan sila kahit paano ng mga bangus fry. So, ito example ng ang net na ginagamit sa beach scene doon sa Nara. Ito ay sa Nara. So, another type ng scene net is yung mga Danish scene. So, other term for Danish scene is yung boat scene. So, sila Danish scene can be municipal type or commercial type, depende sa laki or liit ng boat na ginagamit. So, mas mahaba yung wings at yung lubid. And usually, they are being used, operated using a boat. Ito yung local names. No? Holbot-holbot, liba-liba, danistrol, buli-buli, ulahop, and zipper. And as for your information, ang hulbut-hulbut ay ipinagbabawal. Kahit siya ay gamitin sa national waters, ipinagbabawal siya. So, yung Danish seine ay nagsimula noong 1950s. So, again, nag-evolve sila from the beach seine. No, kasi ang beach seine inoperate lang sa mas mababaw na part. So, yung minodify until such time na pwede yung Danish scene, ini-operate na siya. A type siya ng, dati siyang beach scene na modify na pwede siyang i-operate sa deeper waters. And marami siya sa Central Visayas. Doon usually nagsimula yung fishing. And sa shallow, may mga Danish scene sa shallow waters, kung saan 10 to 30 meters depth lang, yung vessel na ginagamit is mas maliit. And mas maliit yung makina na ginagamit. Sa malalalim, in-operate sila from 30 to 80 meters. Mas malaki yung bangkang ginagamit at mas malaki yung makina. So, manpower na kailangan ay 5 to 10 din. 5 to 10. So, bakit mas marami doon sa beach scene manpower compared sa Danish scene? Sa beach scene kasi, in-operate sa mas malalim, mas mababaw. In-operate sila sa mas mababaw. So, basically, pag mas mababaw, yung current matindi din. So, yung dragging effect ay mas matindi compared doon sa and then sumasabit pa sa sand, no? Compared doon sa water na malalalim. So,
mas madaling hilain yun. Kaya mas konti yung manpower na kailangan compared doon sa beach scene. So ano ba yung usually na kukuha ng commercial adanisane, mga sapsap, bisugo, saramulyete, hasa-hasa, or alumahan, so galunggong, pusit, mga bugaong, among others. So, ito yung Danish saint o Danish troll. Yung tsura niyan, hinihila. So, sobrang haba ng rope or lubid na hinihila, naka-attach doon sa tawag ito, bangka. Bakit mas mahaba? Kasi para mag-open yung mouth. So, ito yung isang example. So, kaya rin kasi pinagbabawal ang Danish saint, maliban siya, destructive kasi siya, dahil halos lahat, yung mga troll kasi, halos lahat nakikita, nakukuha. Walang iwan, walang pili. So, ito example. So, troll ay pinagbabawal sa dimension. So, ito yung ginagamit nila doon sa kinakabitan ng troll or ng saint, Danish saint. Okay. Kung walang question, we can proceed dito sa mga trolls. May questions tayo, guys? Kung wala, mag-proceed ako, ha? You can interrupt me kung may mga question kayo doon sa mga previous na topic. Okay, yung troll. So, yung troll ay sila yung mga nets made of form of conical. Pag sinabi ting conical, parang siyang cone, apa, ng ice cream. So, nakabuka yung bibig either using long ropes or pwedeng may mga device na ginagamit para bumuka yung mga ano na yun, yung mouth ng troll. And then usually ino-operate sila pwedeng sa surface, pwedeng sa mid, pwedeng sa bottom. So, meron silang two or more wings, yung mahabang part. And hinihila sila either ng isang bangka or ng dalawang bangka for a period of time. So, historically, nagsimula ang paggamit ng troll noong after World War II. Kasi before 1945, giyera pa. So, hindi masyadong nakakapangisda. So, noong 1958, na-introduce na yung mga twin engines ng mga trollers. Mas malakas na, mas mabilis. No, yung trolling speed kasi mas malakas na yung makina. And eventually over time, since sa mga Filipinos ay ingenious, minimodify nila yung mga troll nets hanggang iba-iba na yung klase din ng mga troll nets. And then noong 1966, yung Norwegian type ng troll ay inatap sa Pilipinas. And yung bottom pair troll or yung tinatawag na parensilya ay introduced ng Chinese fisherman under a joint venture agreement. So, yung unang klase ng troll, yung tinatawag nating Irish troll. So, Irish troll are have long-winged trolls kung saan ang nagikip open sa kanila usually naka-attach sila doon sa bangka na mayroong kati. So, ito example niyan. Irish troll na in operation. Naka-attach siya doon, ina-operate siya sa ilalim ng dagat, and hinihila siya ng isang bangka. Yung another type is yung Japanese beam troll. So, yung Japanese beam troll ay mahaba yung wings niya, and sa dulo ay mayroong beam. Either yung beam or wooden, a wood, ay naka- lagay doon sa bird bridle para maging open yung mouth ng wings. Ito yung tsura niyan. So, ito yung wings, no? Yung dalawang wings. And then, yung beam ay itinali, inattach doon sa magkabilang side. So, pag nag-attach sa magkabilang side, ibig sabihin, hindi na yung mag-close. No?
So, yan yung Japanese beam troll. So, other term yan is yung otasi. Japanese beam troll. Yung pangatlong klase ng troll is yung tinatawag nating Spanish or pair trolls. So, bakit siya is pair trolls ang tawag? Kasi dalawang bangka or barko yung humihila. So, other term yan ay paranzilya or parehas or two-boat troll. So, mas mahaba yung wings, no? And dalawa nga yung boat na humihila kung saan parallel yung kanilang direction at almost the same. Hindi pwedeng mauna yung isa, mahuli yung isa. Dapat sabay sila. So, yung fishing vessel na ginagamit sa Spanish troll ay steel hull, ibig sabihin bakal, may ano na 30 meters length, 180 gross tonnage, at diesel engine na 400 horsepower. So, merong eco sounder, radar, pero compass, GPS, and other navigational and fishing equipment. So, hinihila siya. Usually, ang hinihila, ang depth ay nasa 70 to 50 to 80 meters. At yung bilis ay 4 to 4.2 knots. So, ano ba yung ibig sabihin ng knots? 1 knot is equal to 1 nautical miles per hour. So, pag sinabi natin 4 knots, 4 nautical miles per hour. Ang nautical mile, 1 nautical mile is equivalent to 1.85 kilometer. So, kung i-convert natin, let's say, ang 4 knots, takbo niya ay nasa around 7 kilometers per hour kung sa land. Land yun. Yun yung equivalent ng 4 knots or 4 nautical miles per hour. Ano usually nakakuha? Yung mga hardtail, red-eyed fish, and most of them are mga demersal species. Sharks and goldfish. So, yan. Dalawang boat yung naghihila. Okay. Kaya siya tinawag na pair troll or two-boat troll. So, merong bangka dito. Merong bangka dito. Yung isang side, hinila ng isang bangka. At yung isang side, ay hinila ng isang bangka. They are traversing at the same or constant speed. Yung pangatlong troll, unang troll, Irish troll. Pangalawa ay Japanese beam troll. Pangatlo ay Spanish or pear troll. Pang-apat yung beam trolls. So, ang kaibahan ng beam trolls, pinalitan ng beam trolls ng other troll na 1950s. So, local names niya ay Karkar, Otasi, or Mangkwerna. Ang ipapakita ko na lang yung picture, ha? Ito. Ito yung beam. Ito yung kanilang beam. So, ito yung opening. Ang kaibahan ng beam troll sa Japanese beam troll, ang Japanese beam troll, mayroong wings. Mahaba yung wings. At doon sa dulo ng wings, doon ina-attach yung beam. This time, yung beam troll ay walang wings. At yung beam ay naka-attach directly na mismo doon sa mouth or sa opening ng troll. So, this is an example ng beam troll ginagamit sa paghuli ng small shrimp or crab doon sa Pasukin, Ilocos Norte. So, ito rin isang klase. So, ang tawag naman ito ay karkar. So, slip mouth ng target species ginagamit sa bawang na onion. So, ito yan yung parang kawayan, no? Yan yung beam troll. Yan yung beam. So, yan yung location ng sa Ilocos Norte sa kanang La Union. Okay, ito yung typical beam troll din. Yung other troll ay merong other words para mag-open yung net. So, papakita ko, ito mo yung target species, mga sapsap, no, pusit, dalagang bukid, dilis, wilonggong, mga pating, saramuyete, tamban, punsoy, among others. So, yung types ng other troll ay baby troll,
kapag ang ginagamit na bangka ay less than 3 gross tonnage, at medium-sized trawl kapag small-scale commercial fishing vessel ang ginagamit, at large-type trawl kapag more than 15 gross tonnage ang ginagamit. So, ang BB trawl, ang fishing vessel ay less than 3 gross tonnage, 7 to 10 meters long, and then 16 horsepower yung engine. And ino-operate siya sa municipal waters at depths na may 5 to 15 meters at 2 to 3 fishermen. So, gumagamit ang Wodin outerboard. Ang medium-sized trawls, 3 to 20 gross tonnage ang bangka na may habang 10 to 13 meters long at gumagamit ang engine na 80 to 200 to 25 horsepower. So, yan yung mga usual catch. And mostly inooperate sila sa Manila Bay, Visayan Sea, Summer Sea, at sa Carigara Bay. So, sa launch type, more than 20 gross tonnage. So, 14 to 30 meters long. 12 to 360 horsepower ang engine. At minsan, dalawa yung engine na ginagamit. So, ang target species is mga demersal and semi-pelagic species. At ino-operate sa depth na 50 to 80 meters depth. So, yung usual na nahuhuli. Okay. So, ito yung example ng ordinary otter trawl. So, dito may otter board. Sa kada side, may otter board. Independently naka-attach. Ito ay may otter board din. So, hindi sila magkatugtong. So, ito ay medyo mabigat. So, hindi siya nagko-close. It prevents the wings or the mouth of the trawl to close. So, ito yung outer board. So, kinakabit. Yan. So, example ng mga pangka na ginagamit for trolling. Yan na, yung hila na operation. Ayan, mga trawlers. So, ito ay example din ng outer board. Ito yung dalawa na yan. It keeps the mouth of the trawl open. So, ito yung operation yung paghila. Hinihila na. So, ito yung mga catch. Mostly demersal. May mga pelagic, pero mostly demersal. So, yan. So, ito nga yung issue, problema is maliit. Masyadong maliit. So, nahuli pati yung mga malalaki. And pati yung mga maraming bycatch yan. Eventually, discard. No? Maraming bycatch sa throw. Kaya hindi siya ideal. No, kasi maraming catch. Ideal siya sa mga research kasi halos lahat ng isda. Pwede niya na masagasaan niya o madaanan niya, pwede niyang mahuli. Pero in terms of sustainability, napaka poor sa sustainability ng mga trolls. So, ito example ng mga catch. So, kahit ano na lang. So, dito may nakita ako na pufferfish. And then yung mga lizard fish, pati nga dito may nakita akong lionfish, no? Usually hindi naman sila kinakain, pero nahuli kasi highly unselective talaga sila, wala silang pinipili yung mga troll. Next type ng troll ay yung BD. So we have the Irish troll, the Japanese beam troll, the Spanish or pear trolls, the beam troll, the utter troll, and this one, the BD trolls. So, yung BD trolls, galing niya sa troll, type ng troll, otter troll, na ginawa ni Bigneron and Dahl. That's the name, BD. So, ang kaibahan naman itong BD otter troll, yung otter troll kasi, nasa, yung otter board, ay doon mismo sa wings, para mag-open yung mouth. Sa BD outer troll, yung outer board ay hindi wala sa wings, kundi nandoon sa rope nakalagay para mas malapad yung opening.
So, yun yung pagkakaiba lang ng Biditrol doon sa Atertrol. Okay. Questions? Clarifications? Ito na yung last topic natin about gillnets. Kaya pa ba, guys? Pwede pa tayo mag-isang ano? Isang classification ng fishing gear? Kaya nyo pa? Hello? Kaya pa? Isa pa? Isang topic na lang? Okay, so thank you. So, si, ano lang yung, si Renz yung nag, ano ha? Si Renz yung nag expand. So, si Renz yung, ano hinyo, kalbuhin nyo kapag hindi nyo na kaya. Okay. So, ilan na yung classification ng fishing gears na na-discuss natin? So, una ay surrounding nets. Pangalawa ay seine nets. Pangatlo ay trolls. So, ito sa part 1, ito yung last, yung mga gillnets. So, ano ba ang mga gillnets? So, sila yung mga lambat, mga pukot na usual. So, para lang siyang cortina. They are curtain-like. No? Net wall, kung saan yung lambat, yung sa ilalim nun, ay may mga sinkers, and yung upper end naman ay may mga floaters. And dinalagay sila sa mga areas known na dinadaanan ng mga isda or fishing ground ng mga shelter ng mga isda. So, there are curtain-like nets in which the capture is affected by the actual meshes of the net. So, pag malaki yung mesh, maliit yung isda, hindi mahuli yung isda. Pag sobrang laki naman ang isda, maliit yung net, hindi rin basta-basta mahuli yung isda. So, meron siyang, ano, tawag ito, meron lang siyang certain different size ng mesh, ng gill net, ay meron siyang certain range ng fish na pwedeng makuha or mahuli. So, ang gill nets ay isa sa, o ang pinaka productive na municipal fishing gear. So, ibig sabihin, ito yung mga fishing gear na ino-operate sa municipal waters. So, simple in design siya, madali lang siyang gawin, madali lang sa invest, and mura lang siya. Nowadays, yung BFAR, namimigay sila ng mga gill nets. Kasi ang gill nets ay sustainable, unlike sa troll. Kasi ang gill nets ay passive. Ilalagay mo lang sila sa known na migratory path. So, passive siya. Hindi mo kailangang, kung may isda, dumaan doon, hindi rin lahat ng isda, pwede niya mahuli. Yung katamtaman yung size na akto, sakto, or akma doon sa kanyang mesh size, mahuli. Pero pag sobrang laki, or sobrang liit, hindi yun basta-basta nahuli. So, siya ay sustainable. Similar doon sa ating handline. So, they are preferred by the small-scale fisherman, kasi, pag medyo malapit lang, hindi mo na kailangang pumunta sa malalim or sa malayo. Nagagastos ka ng krudo or gasolina. So, pwede lang yung sa malapit and then, pwede lang isa o dalawang tao ang mag-operate. Depende sa laki or sa hapa. Pero yung mga municipal no, fisherman or mga artisanal fisherman, hindi naman ganun kalaki or kaliit yung kanilang hindi naman ganun kalaki yung kanilang mga lambat or gillnet. So, types ng gillnet, una ay surface gillnets. So, from the word surface gillnets, sila ay ino-operate malapit sa surface or doon mismo sa surface. At para makakapture ng mga fish, ginagamitan niya ng attractants such as yung mga lights during night time. No. So, nakakakuha sila minsan din ng isda kapag ginagamit ng scare line. So, yung scare line, ginagamit nila panakot, no? Panakot ng mga isda para pumunta sila doon sa mga gillnets na nakaabang. So, yung anchovy gillnets ay ginagamit during night time kasi masyado silang madaling ma-attract sa mga light. So, target species ng surface gillnet ay yung mga small pelagic species such as yung mga dilis, alumahan or hasa-hasa, yung mga tamban, and then yung mga
flying fish, mga bulador, among others. So, hindi ko na iisa-isahin yan, i-discuss no, yung specifications. Pero, ginagamitan ng Petromax as a light attractant. Then, ito yung tsura ng kanyang mga, ano lang siya, less than 10 meters lang yung lalim ng depth ng lambat. Kasi sa surface nga lang siya. And then, yun, minsan ginagamitan din, parang ano din siya, pinapalibutan. This is a sapaw used to capture PDI scan in Makeren and Davao City. Ito yung pag-operate. Next is the drift gill nets. So, ito yung binabanggit po yun na usually ang drift gill nets ay active. Kasi yung isang side ay naka-fix sa bangka, the other side ay free-moving. So, ibig sabihin free-moving, free to move. Meron lang siyang, ano, para lumatang siya, meron lang siyang mga pathaw or mga floats. And kapag meron siyang pathaw, ang sa gitna no, ang sa dulo nun, ay merong boy. So, kung saan yung direction ng current, doon lang din sila sumusunod. Pero yung isang side ay naka-fix doon sa bangka. So, ang classification niya ay active gear. So, it drips with the current for 3 to 6 hours and they are held manually. So, binabatak sila manually no, ng tao. And ito yung usual na names nila. Ang general term for gillnet ay pante. Hindi ko alam bakit siya tawag na pante. Dahil maraming sumasabit. No? Pero pante lang yun. No? Ewan ko kung ano yung etymology o pinagmulan. So, ibang local names kasi panting paanod, no? Panti, barangay, patalang, liting, kurantay, or sigay. Usual na sa Palawan, alam ko panti. No? Sa ibang part, depende nga sa dialect, natawag din siyang kurantay or liting. Yan yung mga usual na naririnig ko sa mga fisherman na local name ng drift gillnet. Target species niyan is yung mga, ano din, mga large to small pelagic species. Yan. So, ito yung operate. So, yung isang side, naka-attach doon sa bangka. Yung other side ay free to move. So, ito ay example ng pag-operate ng kurantay to catch sardines sa Bantayan Island sa Cebu. So, ang surface gillnet, malapit talaga sa surface. Ang drift gillnet ay hindi siya as in malapit talaga sa surface, siguro mga around 1 to 2 meters lang. Hindi talaga siya sa akbar. Pero depende dun sa locality. And then, yung iba, yung drift net, maliban sa drift net, meron din silang nilalagay na hook in line, mga, ano, kawil. So, ito ay drift net with hook in line. So, ang tawag nila ay pungking igoong bunwit. So, maliban doon sa gillnet, kung hindi makapture ng gillnet, may mga pain din, yung iba na tawag ito, kawil, so additional catch din yun. So, ito yung in-operate sa Birak, Catanduanes. Drift gillnet na mayroong hook and line. So, ito ay surface drift net na ang target species naman nito ay yung mga flying fish. So, kaya yung local name niya ay panting pang bulador. Bulador is parang referring to the kite or flying fish na ginagamit sa butulan sa Sambales. So, ito yung example ng mga bangka. So, itong bangka, hindi ito sa Pilipinas kasi walang mga katig. Usually kasi yung mga karamihan ng mga bangka sa Pilipinas ay may katig. Pero I think sa, may mga ganitong bangka rin sa Pilipinas. Pero hindi siya common. So, ito yung klase ng gillnet na hindi ginagamit. So, ito yung mga pathaw. So, kung malakas ang panahon, ganito nila
ini-store yung mga lambat nila. So itong sa kaliwa, ito yung mga gill net made of nylon. And then itong sa kabila, yan yung mga gill net made of coralon, mga pamu. Pamu na lambat. Okay, so yung unang type ng gill net ay surface gill net. Pangalawang type ay drift gill net. Yung pangatlong klase ay yung tinatawag nating bottom set gill net. So from the word bottom set gill net, bottom, saan siya na-operate? Sa ilalim. At ang mga target species nila ay mga demersal or benthic species. Set siya kasi may mga anchor. Both sides may anchor. Kung sa drift gill net, one side lang yung naka-attach sa bangka. At the other side is free moving. Sa bottom set gill net, hindi yun siya directly naka-attach sa bangka. Yung each side ay merong mga both sides ay merong mga anchor. And then yung anchor na yon, merong tali yon, yun yung naka-attach doon mismo sa bangka. And then ang pag-operate niyan minsan ilalaglag, paglaglag. Pag laglag na after 1 to 2 hours depende sa panahon sa fisherman, saka na i-hold. Yun. So target species yung mga grouper, snapper, siganids, goldfish among others. And most of them are benthic or demersal species. So ano yung mga local names? So since lambat nga siya, gillnet nga siya, panty yung kanyang general term. Kung ang drift gillnet ay panting paanod, nagpapaanod lang siya, ang set gillnet naman, bottom set gillnet, ay panting palunod or palubog. So, ibig sabihin, type siya ng gillnet na ginagamit sa ilalim. So other term dun dyan, local name ay pukot, so pakatang, rabnot. So yung narinig ko usually sa mga fisherman, rabnot, yan narinig ko yan. Pukot, tsaka yung panting palubog. So yun yung mga example. So yun yung mga demersal species, usually yung target species. Ito yung isang klase. Ito yung usual sit gill net sa ilalim kung saan naka-attach mayroong dalawang anchor. And then, may palatandaan lang, mayroong buya ang kabilang sides. And then, ito ay isang yung fisherman na nag-ooperate ng bottom sit gill net. So, usually dalawa yan. Pero, kaya naman ng isa. Pag isa lang, yung kanyang is motorized na bangka. Kasi habang nagsiset siya, kailangan umandar yung bangka. Pero pag walang, hindi motorized, dapat dalawa, kasi yung isa nagsiset, yung isa ay manigsagwan. Kasi kung hindi mag-move, o hindi masasagwanan, magbubuhol-buhol lang doon yung gillnet. So dapat, habang sineset, nag-move forward yung bangka. Okay, so ito pa, sa example ng pag-operate, so ito medyo may picture sa mas maliwanag. Ayan, bottom set. So meron lang mga anchor para mag-fix, hindi mag-move, and merong mga buoys or flaglets para ma-show yung location. So ito yung example ng katatapos lang na-operate ng bottom set gillnet. And katatapos lang kinuha yung mga huli. Mayroon sa gilid na nag-record. So, ito yung example ng bottom set gillnet na hindi ginagamit in store. And ito naman yung klase ng set gillnet sa pasukin in terms kung kailan nila ginagamit. So, ang bottom set gillnet, ginagamit din siya tuwing araw, a bottom set net, kapag day, pero pag gabi, so pwede yung sa ilalim. Pero ang ano doon, ang yung kaibahan ng dalawa, ang bottom set gill net inoperate sa ilalim, and yung drift gill net
inooperate sa taas. And usually, ang base experience, ang both yung sa dalawa, pwedeng i-operate during the daytime and the nighttime. Depende sa target species. So, pang-apat na klase ng gillnet. So, una, drift gillnet. Pangalawa, surface gillnet. Pangatlo, bottom set gillnet. Pang-apat is yung trammel net. So, ito yung trammel net. So, ang idea ng trammel net, tatlo yan na net na magkakad patong-patong. May malang sa labas, malaking mata, sa gitna, katamtaman yung mata, at yung pinakaloob, maliit yung mata. No? Kasi, ang purpose nun, yung mga malalaki, makakuha na kaagad doon sa malaking mata. Yung mga makakalusot sa malaking mata, pwede siya makapture sa medium na mata. At yung mga maliliit na isda na makakalusot sa malaki at medium size na mata, ay pwede na siyang mahuli doon sa maliit na tawag ito, mata. Ang mga gillnets, ang operation nila or ang effect ng capture nila is through gilling. So, ano ibig sabihin ba ng gilling? Yung mga fish ay na-capture doon sa kanilang operculum kung saan sinusuportahan yung gills. Kaya ang effect ng mga gillnets ay through gilling. Ang trammel nets naman, ang effect ng capture ay yung tinatawag nating entangling. So pag sinabi natin entangling, nahuli yung isda sa other part, sa parts other than the operculum. So yung pagkakaiba ng dalawa, ang gilling, nahuli ang isda sa operculum. Ang entangling, nahuli ang isda sa parts maliban sa operculum. So pwedeng sumabit yung kanyang palikpik, ng caudal fin, pwedeng sumabit yung kanyang pectoral fin, pwedeng sumabit yung buo niyang katawan, no, na nahuli siya. So yun yung entangling. So pag sa trammel net, minsan kapag medyo matagal siyang tanggalin yung catch. Kasi tatlo nga layer. And then, hindi siya basta-basta nakakatakas yung mga basta-basta nakakatakas yung mga nahuling isda. Okay. So, yung mga local names, Transmaleo, Pukot, Pamalo, Triply, or Pangbalo. So, balo, di ba yung mga ano ba yung mga flying fish? Tapos meron pa yan yung hackbeak. No, usually yan yung mga So, Pamalo, Pukot, Transmaleo. Triply kasi tatlong layers ng net. So, target species nettlefish, balo, garfish, hackbeak and flying fish or yung bulado. So, the example niyan, Pamalo trammel net na ginagamit sa Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Ayan. So, hindi ko alam, mayroon kasi sa gilid, no, na yung mga isda na may diagram doon kung paano nahuhuli. So, kung hindi mahuli sa unang layer na malaki, pwede sa pangalawa or doon sa pangatlo. Yeah. Medyo more on pictures na lang to. Ito example, Pamalo pero nakakuha ng mga demersal species at yung mga palad. So, yan. Pero triply yan siya. Triply. And then the next are the encircling nets. Encircling gill nets. Gill nets din sila. Pero they are used for fish schools feeding or moving at the sea surface. So, they are set in shallow waters by encircling the schools and target nila is mga small pelagic species such as sardines, mga hasa-hasa. And usually, ginagamit sila sa Manila Bay, sa Palawan, Bohol, Antique, and sa Davao. So, yan. And then, yung iba, ginagamitan nila ng
Ito ay mga freshwater and sinkling net, mga fish shelters. And then, pinapalibutan nila yung fish shelters or fish aggregating device ng encircling gill net. So, dito, last two slides, ito na yung last slide, may makikita kang straight line. Yung straight line, yan yung gill net. Yung sa naka-attach sa kanya, yan yung mga, yung tinatawag na scare line. Scare line. So, sa Ilocos, ang tawag yun is Paris Ris. So, para saan ba yung scare line? So, scare line, from the word scare line, scare, tinatakot. So, nakaabang dito yung gill net, sa taas, no? Nakaabang yung gill net. Since may scare line dito, ang direction ngayon ng mga isda, palayo sa scare line. Usually kasing scare line, nag-move din yan sila papunta doon sa lambat. So, na-corner na dito. Until such time, natakot na yung fish, papunta sila or aabante sila, hindi napansin, sa unahan pala ay mayroong gill net. So, makakapture na sila doon. Or, pwede rin na yung gill net, siya yung mag-move at yung scare line naman ay fixed lang. So, hindi siya nag-move.